and you're watching Markosphere. On today's vlog, we would be discussing episode 36 of VoltesVLegacy. Kaya naman, sundan po ninyo ang discussion natin for today. Ang hashtag for today ay Bombos. So, with this episode, it is very much concentrated with the Beast Fighter Bombos. Ayan, simulan na natin ang discussion. Okay, simulan na natin sa beast fighter na si Bombos. Bombos is a beast fighter na ang itsura niya ay mala mosquito or para sa akin mga parang dragonfly pa eh, na merong mga pincers. Ang masabi ko lang ha, a person who have watched the anime, ang focus kay Bombos ay more on sa speed or sa agility niya rather than its defense and attack. I guess yun naman talaga yung intention, hindi naman palakasin yung beast fighter, but for data gathering, kailangan ng speed and agility for him to fulfill his role for getting the details of Voltes 5. Though, what really makes this beast fighter different from the other ones is its ability to do a long-range X-ray. And ito pa, itong beast fighter na to ay gawa ni Zuhl. As said on this episode, na idea niya to at meron na siyang nakikitang paraan para talunin ang Voltes 5. I mean, you would really see kung gaano rin katalino itong si Zuhl. But of course, we don't know what will happen next kung papakailaman na naman ba ni Prince Zardoz ang strategy ni Zuhl sa pag-atake. May napansin akong detalye dito guys na kung saan kahit na paulit-ulit yung flight scene, there is something new to appreciate. At iyon yung viewing angles ng cockpits ng bawat Volt machine. Bago lang siya sa mata guys. Talagang, I mean, ako na talagang hangang-hanga sa CGI ng Voltes 5. Talagang tutok na tutok ako sa CGI. And talagang napansin ko talaga na may bago na pinakita sa pagpapalipad ng Volt machine. They really have made sure that you won't be seeing repetitive scenes or recycled scene to depict kung ano yung ginagawa nila. Pero kung tatanungin nyo ako, irerebat ninyo regarding sa Volt in sequence, guys, iconic scene yun. Kaya hindi basta-basta iibahin yun. But of course, it would be greatly appreciated kung mapagbigyan nila tayo at ma-spoil tayo na ipakita ang Volt in sequence sa ibang angle. Who knows? Tingnan natin, diba? They keep on surprising us. Dito pa nga lang eh, ilan lang din naman ang nakapansin. I don't think marami ang makakapansin, pero for those people who have really keen eyes for such details, okay, let's do a deep dive sa scene ng pag-atake ni Bombos sa mga Volt machine. In the live action, we can see that there is a blast from its mouth instead of its wings making strong winds to attack the Volt machine. Well, it really is a special attack not seen on the anime. Para sa akin na, pwede ko itawag ito na scan blast. Ano nga ba ito guys? Kung napansin ninyo sa episode guys, parang nag-screech yung beast fighter. Wherein, parang nag-send off siya ng special wave or sound attack sa mga Volt machines. And sabihin natin ito yung Volt machine, nag-envelope siya sa likod, mula sa likod hanggang sa paharap. So dun pa lang is isang detail siya na pinag-isipan nila at napakaganda na implementation guys. They really have cutted all the other unnecessary na attack scenes sa anime. And this one is a good partner doon sa flashing of lights from the eyes of Bombos. I mean, it really complements ha, na they would send parang sonar siya or sound wave to scan. The concept of X-ray is from the eyes. So, 2-in-1 siya, guys. Yun lang, napansin ko lang yun. Ewan ko lang ha, kung napansin ninyo yun. Comment down below kung kayo rin ba parehas ng observation sa scene na yun. Ulit-ulitin ninyo guys, nung first ko pala na tinitingnan, tutok na tutok talaga ako. Nakita ko talaga yung detalye na merong nag-envelope sa Volt machines para ma-scan yun. So, ano nga ba yung nangyari after no sound wave scan and yung X-ray? Grabe talaga yung ginawa ng GMA at saka ng Riot, lalo-lalo na yung Riot sa gumawa ng CGI na to. Kasi, as a person who loves blueprints and how things are made, the technical details put on this episode, especially the X-ray, is truly an overload of amazement. You can really appreciate the time they dedicated to make the 3D model of the interior workings of Voltes 5. Grabe guys, so nakita ko yung scene na yun. From anime to live action, talagang spoiled na spoiled tayo guys. Diba? Ano ba yung mga napansin natin? Comparison natin to ha, from anime to live action. Paano nga ba namatay si Bombos? Nasa anime, pinakita talaga na sobrang hina ni Bombos dahil namatay lang siya ng ultra-electromagnetic tops.
While here on the Voltes 5 Legacy, I think they have chosen that one to make sure that all of the monsters are branded with the V-slash. I mean, yun talaga yung aabangan mo eh, yung paghiwan niya sa mga Beast Fighter. Tapos ito pa guys, may bago na naman na pinakita dito sa episode na to. Dati kasi, tuwing laser sword at lumalabas yung kidlat, there is always a close-up of Voltes 5. Here on this one, they don't just let you see the usual laser sword, but they added a different view of him being energized by the lightning, as attracted by his sword. The scene is magnificent to see on screen, especially with Bombos on the other side, as he paused for its charge. Pero syempre, meron din naman akong napansin dito na slightly para sa akin lang naman, subjective lang to guys ha. The episode gives the vibes of recycling Voltes 5's movement like what he did before on Dokugaga. I mean, this is fine, hands down to the CGI. Well, it's just my comment and it does not really ruin the experience of watching Voltes 5. Have you also noticed that this is the second episode that Octo 1 has a dialogue? It also asks for an upgrade and we can see how its AI is growing. Eh, ang tanong, may lalagay kaya yung feature na kung saan eh, nakapagtimpla si Octo 1 ng kape at in-offer niya ito kay Mark at kay Big Bird? This is the second episode that we have seen the air gesture of the hologram was used. Now, it's Zuhl saying he will certainly make a weapon that will defeat Voltes 5. Ito, napaka-importante ng arc na to guys kasi talagang ito yung isa sa mga mas naalala ng mga viewers. Kaya abangan talaga natin yung next na Beast Fighter and what it is capable of. You know what I'm really excited of dito sa Voltes 5 Legacy is regarding sa world building. They have really put some crumbs regarding it, especially on the tech lore. The fictional science of ultra-electromagnetism, as explained by Zuhl, as a technology built by Hrothgar. Epikizan's act for this role is very convincing na akala mo totoo ang ultra-electromagnetism. Though what we have so far is only electromagnetism, which is not as advanced as the technology on Voltes 5. Ito pa, have you noticed that there is a modern vendo machine wherein they're using biometrics for them to get their drinks? Talagang nakatawa yung scene na yun guys, very futuristic. And imagine that we may have that one in the future wherein we don't need anymore to have money as cash or card. Instead, our money is connected through our profiles as secured by biometrics for buying goods. Dumako naman tayo sa drama department. A brief moment on love triangle with Steve noticing the budding closeness of Jamie and Mark. We can see here a jealous Steve and he tries to distance himself. As I can feel, feeling ko talaga na pinaprioritize ni Steve ang pagiging leader niya more than sa pagiging selfish on chasing his love for Jamie. Ito lang ha, para sa akin. It must be really complicated for Steve, especially after that awkward talk between him and Steve of letting Mark pursue Jamie. At the recreational deck, Jamie saw Steve and invites him for a run. There is a good wordplay here on the script. Talaga nakakatuwa talaga yung ginawa ng mga scriptwriters dito. It really hit differently for me who rarely watch romance. Ito lang ha, parang tingin ko naman napaka-effective ng delivery nila. At medyo may kilig din and a little bit sadness regarding sa pagkakaroon ng slow burn romance para sa love triangle. Talagang may kirot eh, di ba? I almost forgot pala guys, regarding sa episode na to, na nagregalo si Mark ng libro kay Jamie. It is about the history of ninjas and the interviews of the modern day ninjas. I mean, pasaring lang to guys ha. But we can already see that they are giving us the direction for the next plot to be explored. Ito yung buhay naman ni Jamie. We are already done with the Armstrong brothers and the story of Mark. Now it is for Jamie's story to be on the spotlight. Kaya naman, abangan natin guys, sana mabigyan tayo ng marami pang scenes kay Jamie and General Robinson. We would get to see the training of the two
And of course, exploring the story on Jamie's mom. Kasi yun yung wala sa anime. And I really hope they would also confirm kung part nga ba si Jamie sa isang ninja clan, the same as the anime, or talagang fond lang si Jamie sa ninja arts. Kaya naman, ito yung naibigay na libro ni Mark kay Jamie. Ito guys ha, first time nating marinig ang version ni Matt Lozano for the ending song of the series, which is entitled as I Want My Father. Guys, ang ganda ng rendition niya, napakalmado, ang sarap sa tenga, and naka-goosebump yung part na kung saan sumabay na yung background vocals. Yun yung hinihiling ko dati for the opening song, but good thing na sa ending song, eh talagang well-appreciated talaga, at maganda yung version niya guys, may hustisya. At tama yung paghihintay natin sa kantang ito. And the song was finally released on the series to depict the comeback of Hrothgar or Ned Armstrong. This has really proven that Hrothgar really survived from jumping off the cliff on episode 6. Grabe ang tagal na no, episode 36 na guys, and ngayon lang ulit nagpakita. On the other hand, there is a new site on planet Bozan, a new site on Bozan planet, at another angle. Tulad ng sinasabi ko kanina, may bago ulit. Hindi ka talaga masusuya sa pinapakita nila sa palabas. Kahit pa, yun yung gusto nilang ipakita sa mga scenes. We get to see finally General Watson and Commander Garth. We can see that the timeline here is the earlier version of General Watson. Hindi siya yung white-haired guy na matanda na hornless. So pinakita dito na head pa rin siya ng mga gwardiya. Commander Garth's involvement on Rebellion Arc is finally known as allies of Hrothgar, which before seeds were planted already. Regarding sa actor na si Dennis Trillo, I must say na parang yung scene na pinakita dito about sa kanilang pagpupulong-pulong ay parang vibes ng Maria Clara at Ibarra sa Dinggin Nyo Kami. We can also see from this episode na meron silang iniinom na fluid dito na parang mala Gatorade. And ewan ko lang ha, is it a common fluid on Planet Bozan? Kasi nakita ko rin to na iniinom ni Zardoz sa loob ng kwarto niya. We can also see here a new character with a name, si Objen, as acted by Dion Ignacio. Ewan ko lang kung ano magiging role niya on the future episode, pero siguro malaki ito kasi may pangalan na eh. And napansin nyo ba sa kanilang mesa na merong lalagyanan ng parang alak, wherein yung kulay niya eh parang Gatorade. Ewan ko lang ha, kung alak ba to or special fluid sa Bozan planet. And I also have seen this one na iniinom ni Prince Zardoz sa loob ng kwarto. Not of an importance, pero something na nakakatuwa lang na nandun yung consistency ba, diba? First is yung love triangle ni Mark, Jamie, and Steve. Second is yung Beast Fighter battle. Number 3 is planning ahead on the next Beast Fighter. And the fourth one is Hrothgar's survival and formation of the Rebellion Group. Grabe guys, no? Haba na naman ulit ng ating discussion, but I really hope that you enjoyed this one. In case naman po, like the video, and I really hope that you already have subscribed on this channel. Again guys, you can click on the bell button for you to get notified of my new videos. Maraming salamat guys sa inyong pagtutok sa aking entry for today's video. Thanks for being with me, and I really hope to see you on the next one. Maraming salamat po and paalam!